Congratulations sa new teleserye ng GMA na kasama ka. Sahaya, please tell us something you experienced mo. Well, actually, siguro a couple of days pa lang ako nakapag-taping sa Sahaya. Pero last week, nag-shoot kami ng mga ilang scenes para mapapakita sa press con. Ang ganda ng setup sa Kalatagan, Batangas. Kasi nga medyo malayo, pero worth it naman yung biyahe. At saka talagang pinag-isipan ng mabuti yung gagawin sa show na to. Talagang konting mali lang, kailangan ulitin. So, pinaghandaan talaga. Napakaganda ng story. At saka napakaganda ng setup. How do you compare yung teleseryeng to dun sa ibang mga teleseryeng ginawa mo dito sa GMA? Well, actually, parang so far, itong teleserye, ito yung pinakamalaking production na nakasama ako na show. And then, it's actually a blessing to me. Kakaiba siya kasi it's a different kind of story. Especially mga badyaw, parang wala pa ata nakagawa. Although hindi ako badyaw doon, taga Manila kasi ako. So, kontrabida ako, but it's a different kind of attack ng kontrabida. Kasi usually, second time ko na ito maging kontrabida kay Miguel eh. Before. Ah, talaga? Yes, pag kontrabida kasi ako, diba mga ago lang ako ng Kalaw Triangle or ng Kalaw King ni Bianca and Miguel. But dito, hindi ko aagawan yung love triangle nila sa to. Si Migo, Bianca, and Miguel. Si Migo kasi cousin ko siya. So, may ibang reason kung bakit nagagalit ako kay Sahaya, kay Bianca. Nata-typecast ka na rin sa pagiging kontrabida. Gusto mo bang yung ganong klaseng level ng career mo? Or parang gusto mo rin minsan na medyo mabait? Saan ka mas komportable? Well, actually, both naman. Pero mas na-enjoy ko kasi ang magiging kontrabida. Mas na-challenge ko. Kasi pag mababait rin naman ako. Like, mag-highland fan, mag-guesting, the normal mabait na girl. Pero pag kontrabida kasi you can play with it eh. So, it's a different kind of attack. Pag mabait ka kasi parang isa lang eh. Parang alam mo lang, kailangan mo lang maging mabait. So, for me, it's a challenge to me. So, I can play with it. Tumatak din yung character mo dun sa pelikula ng Regal kasama sila. Ano yung Daring and Sanya? Ayan, oo, diba? Yung ganong klase, bagay sa'yo yung ganon eh, diba? Actually, hindi ko nga rin na alam na kasi nung binasa ko sa yung script, kaya ko ba ito? Oh, hindi halata, parang ay, very diba? Normal. Parang hindi ko kaya. Eh, tinulungan naman ako yung direct call. Tapos so far, nung pinanood namin yung kamangka ba talaga ako, sabi ko, oh my God, baka magmukhala akong tanga. Pero so far, ang daming natuwa. Even si direct, even si Mother Lily, natuwa sila. And marami rin akong mga narinig na positive comments about it. Na natawa nga sila. And came out naturally. Kahit hindi ko talaga in-expect. Hindi yung natural. Hindi ka ganun classic. I mean, yung way... Medyo ganun naman. Pero not in a way na yung mga words na sinasabi ko doon. Medyo mature talaga, di ba? Hindi ko naman pinag-usabi. Siguro yung pagka-bubbly and everything. So, compare dun sa character mo na kontrabida, dun sa pagiging bubbly na ganun, saan ka mas comfortable ang gawin? Kung may choice ka, Ashley, ano mo itong... Bubbly or yung kontrabida? Mas comfortable na ako sa pagiging bubbly kasi kahit naman off-cam, that's really me. So, for a change and to challenge myself, gusto ko rin maging kontrabida para once in a while, diba? To go out of my comfort zone. Lindsay ang name mo dito, yes, no? Yes, Lindsay. So, kamusta yung ataking ginawa ni Lindsay dito being a kontrabida? Well, compared dun sa unang kontrabida mo, kala Bigel. Yung kay Bigel kasi wish I made pa yun. It was like 1.5, 2 years ago. So, medyo, hindi man ganun ka-immature, but we were young back then. So now, mas mature. Especially, I just turned 20. Even si Bianca, yung role niya dito, talagang mag-level up talaga si Bianca. So, syempre, I have to step up also. So, pinag-aralan ko ng maigi yung character ko. Yung every time nag-take ako ng scene, kung kailangan magtaray, pinag-aaralan ko kung saan ba nagagaling talaga yung galit ko. Hindi yung ito yung eksena, okay, gagawin ko, magtataray lang. So parang inaaral ko talaga what happened before and what will happen after para smooth lang yung flow ng character. Did you imagine yourself na makakatrabaho mo uli yung Beagle after a long time? Di ba? Ito uli. Ano nga eh. Well, actually, hindi ko rin na-imagine na makakatrabaho ko ulit. Kasi ako sila nakakatrabaho eh.
Pero although I'm super comfortable naman na with Bianca and with Miguel as well, ang first time ko makatrabaho si Miguel ko. Kasi medyo close rin yung relationship namin. Kasi parang cousin ko siya, kasi parang medyo bad boy rin si Migo sa una. Pero with Bianca and Miguel, I'm actually excited to work with them again. Kasi at least comfortable na, hindi na kailangan ng adjustment. About Badjaw, this is a Badjaw movie, di ba? May encounter ka na ba? Or may experience ka with a Badjaw? Kasi pagka, ang pagkakaalam ng mga taga Manila pag Badjaw, yung mga namamali mo sa kali, di ba? Pero dito sa pelikula lang ito, para ipapakita yung other side ng Badjaw, di ba? Well, actually, di pa ako nakaka-experience yung talagang Badjaw village. Tulad na pinapakita sa Sahay, yung culture nila and everything. Pero pag dito kasi sa Manila, yun nga yung mga namamali mo. So, ano pag Christmas, yung mga Aita, makatulog and everything. So, parang, medyo na-feel bad ako. Kasi parang tingin ko sa kanila, kawawa naman sila. And namumuhay sila ng ganyan. But here nga sa Sahay, magpapakita ko yung story nila. Yung culture nila, kung paano ba sila mabuhay. Yung dignidad nila. May mga pinag-aralan sila. And dito nga taga Manila, binabaliwala kasi namin. Hindi natin masyado binibigyan ng attention. So far, yun yung parang na-experience ko din. Kumakatok nga sa door. Lalo na pag Christmas, ang daming family. Baka gusto niyo magtanong. Okay na. Sinusolo mo. Di ba? Naging one-on-one talaga. Well, okay. Exclusive pala to. Go! Go! Actually, kung siya yung eksena mo dito, may physical lang dito, may sampalan ba dito, pagandahan mo, or what? Oh, sa ngayon kasi, hindi pa kami maabot sa ganun, mga eksena. So far, ang na-shoot pa lang namin is yun yung parang tatarayan lang. Ano lang, para lang ma-expose yung characters na. So wala pang heavy scenes. Mostly kasi nagpo-focus pa sila sa Badjaw, sa Kalatagan, Batangas. Nagtitaping muna sila. Kami nila, Bianca, ako, tsaka si yun na sina Migo, sina Tito Zoren, si Miss Ana Roses. Lahat kasi kami taga Manila, so hindi pa masyado nagpo-focus doon. Hanggang ngayon, nagtitaping pa rin sila ng mga scenes ni Ate Jasmine. As yung mga first week pa lang yun eh. So yung Manila medyo hindi pa nakafocus. Kahit nga si Bianca and Miguel, like, hindi pa regular three times yung taping nila. Kasi nagpo-focus pa talaga sila sa backstory. Pupunta ka rin ba sa Tawi-Tawi soon, kung sakali? Hindi ako nakapunta ng Tawi-Tawi. Si Bianca lang nakapunta ng Tawi-Tawi. Although, gusto ko rin sana makita ka. So, naging busy kasi sa sked. Si Bianca nga talaga sininit niya lang yun. Sininit lang talaga niya yung live time nila. Kasi syempre, sila yung mag ano ng mga Badjaw, sila mag-represent. So, kailangan talaga nila para. Ako na. Talo lang! Bato lang! Naputol yung question ko. Talo yan, kumusta yung Bigal ngayon? Bilang katrabaho mo. And ano yung chemistry na napapansin mo dito sa Bigal patungkol sa Sahara? Yun yan. Nung nakatrabaho ko na sina Bianca and Miguel before, sweet silang dalawa eh. Yes! Sobrang professional nila. Especially, kasi parang ako at ang pinakamatanda. Ay hindi, mas matanda si Miguel. Kasi sa aming mga apat na bagets, si Migo, ako, Bianca, Miguel. Si Miguel ba pinakamatanda? Hindi ko alam. Anyway, so nakita ko talaga paano sila nag-mature. Even myself, dati kasi ano lang kami, kulitan sa 10. Although may ganun pa rin. Pero nakita ko talaga kung paano sila nag-grow as an artist. And talagang kitang-kita ko yung chemistry nila together. Kaya nga dumaan. Until now, they're still working together. So, believe ako sa kanila. I can see na parang wala nang nila kailangan mag-adjust kasi kilala na talaga nila yung isa't isa. Thank you. Tawag dito, yung the last, parang matagal-tagal na rin, parang nababalitang kasali ka sa Binibini. Ngayon, nandun pa ba yung ano na yun? Yung passion na yun? Yung be a beauty queen? Well, actually, marami kasi nagsasabi na mag-join daw ako ng pageant. Sa ngayon kasi, hindi ko muna masyado inisip. Kasi marami pa akong gusto gawin. Kasi diba nag-compete pa ako ng skating. Tapos ito sa Haya, kailangan ko mag-focus. Tapos marami pa mga commitments. As an actor, nag-take up ako ng acting workshops dito sa GMA. So hindi ko muna siya naisip. And gusto ko muna mag-graduate ng college if ever mag-beauty queen ako. If you be given a chance, i-consider mo pa rin siya soon. Right now? Hindi naman right now, soon. Siguro, yes. Pero ayoko naman isa lang yung sarili ko
without training and everything. Gusto ko talaga when I go there, I'm prepared. I'm fully prepared. Pero dream mo yan? Not really my dream, pero I wanna experience it. Kasi before, nag-join ako ng pageant eh. I was siguro 16 years old or 17. Miss Olive C. Tapos nanalo ako. Akala ko talaga hindi ako mananalo. So I won the crown. So, ibig sabihin may ano? Yeah, may parang may stepping stone na ako before. So far yun naman, like, hindi ko pa kasi siya naiisip. Pero if I really want something, I will do everything to work for it. Kung sakaling sasali ka, anong title yung gusto mong makuha? If ever naman, if I'm gonna join a pageant, mas gusto ko kasi Miss World kasi Miss Universe. Kasi dito yun sa gym. Hindi ko naisip yun. Dito kasi sa GMA. Bakit Miss World? Dito tayo sa GMA. Feeling ko kasi like, sa Miss Universe kasi, parang I can see na talaga, ipaubaya talaga. Ipaubaya mo sa mga talagang Pilipinas, sa mga morena. Kasi diba yung mga naging Miss Universe natin. Pwede naman magpatan, di ba? Pwede naman magpatan. Sa Miss Park, feel ko kasi parang mas fit ako sa Miss World or feel ko parang mas comfortable ako with it. I don't know, pero siguro Miss Universe pwede rin. Pero nasa imahin ko talaga, if ever I'm gonna join a pageant, I want Miss World. Or kung sakaling ka pala rin, mag-Miss Universe ka din. Oh, yun nga. Kung may chance, Miss Universe rin. Siyempre, sagarin na natin sa talaga pinakamataas na pageant. Any questions pa po? Yes. Aside from SAHAYA, ano pong pinagkakabala mo? Right now, yun nga, meron kasi kami acting workshop dito sa GMA. And yung nagtuturo kasi sa amin is from New York, si Boba. So marami akong nakasama yung ibang artists, mga veterans artists. Even si Bianca, Miguel, nakakasama ko rin sila. So parang every month, siguro mga four times in a month. Tapos, recently lang nagkaroon kami ng culminating. Kasi minsan na umuwi si Boba Anthony eh. So, pag free, talagang binubugbog kami sa acting workshop. Tapos mga guestings, kung siya nagwawawin pa rin ako. May mga commercials ka ba ngayon na naka-inline or ginagawa? Right now, walang commercial eh. Kasi, di ba last year, nag-commercial ako ng Jollibee. So, ngayon, parang mas focus muna ako sa teleserye, sa mga commitments ko here sa GMA. Please invite them na lang. Anywhere. Okay. Dito na lang. Kaya mo ba umiikot yung mata? Sige. Ang hirap na na. Focus ha. Dito na lang. Dito na lang. Go. Go. Mga kapuso, ako po si Ashley Ortega. Iniimbitahan ko po kayong lahat na manood ng SAHAYA this March 18 pagkatapos po ng Garamiya.